Ano nga ba yung technique or effective na pamamaraan para magkaroon tayo ng stream ads na pinapangarap ng maraming content creator? Sino mang vlogger at content creator ay talagang pinapangarap ito. So, bago mo nga makamit ang stream ads, kailangan nating ma-reach yung requirements na 60,000 minutes views or view para magkaroon tayo ng stream ads. So, ito nga ba ay yung palaging nagla-live tayo? Gagawa tayo ng long video, 3 minutes above, yung o ang pagre-reels. So, alin man dyan sa tatlo na yan, pagla-live, long video, reels, ay makakamit natin yung stream ads. Depende na nga dun sa progress ng ating gagawin, yung sipag, yung tiyaga, yung determinasyon natin para gawin ang mga ito para makamit natin yung stream ads. Simula nung mag-reels ako, gusto ko ring magkaroon ng stream ads. Sa stream ads nga na ito, ay may requirements na 60,000 views. Sabi ko parang ang hirap. Tapos napansin ko nga dun sa stream ads, minomonitor ko siya, umabot na siya ng 37,000 views. Tapos may time na bumababa, nagbabawas siya. Tapos nag-live ako noon para madagdagan. Sa kabuuan talaga ng pag-live ko, siguro naka-anim na live ako. Tapos hindi ko siya mabigyan ng attention. Hindi ko magawa yung pagla-live lagi dahil nga busy. Pag gumagawa ako ng aking content, mas nafo-focus ako sa paggawa ng reels at saka dun sa paggawa ng long video para mas mabilis nating ma-reach yung 60,000 views. Sabi nga, baka daw sakaling mag-viral. Kapag nag-viral yun, mas madali natin makukuha yung 60,000 views. So, gawa ng gawa ako noon, mga kalahating taon kong ginagawa yung paggawa ng long video, kasabay yung pag-re-reels, pero yung pag-live ko talaga, kukunti lang. Kunting panahon lamang, parang 6 na beses lang. Wala yung attention ko sa pagla-live. Sabi ko, ang gagawin ko na lang ay yung video na magiging masaya ako doon sa ginagawa kong video na kung sakasakali man ay mag-viral ito, long video man or doon sa reels. So, ito nga yung nangyari. Ito lang, December 21, 2023, nag-pray ako. Sabi ko, sana maibigay na sa akin itong stream ads na ito. After nga nung 21 na yon, December 22, kinagabihan, may napapansin ako doon sa aking isang video. Laging nagno-notify sa akin, may nagsishare. Minuto lang ang pagitan ng may nagsishare. Tapos, hinahard ko siya. Tapos, thank you for sharing. Yan, nagko-comment ako ng ganyan. Tapos, maya-maya, kada minuto, meron na naman uli. Itong video ko ito, napapansin ko na mas mabilis yung views kumpara dun sa aking diorama na nakapin. 11,000 versus 13,000, parang ganyan. Tapos, hinayaan ko siya. Nung gabi na ng 22, mag-10 o'clock na, hindi ito long video. Ito yung reels. Itong isi-share ko sa inyo. Ito ngayon sinasabi ko sa inyo na, sinicheck ko siya. Napansin ko dun na, hindi na siya 13,000, umabot na siya ng 122,000 views. Ayun nga, sabi ko, ito na, nag-viral siya. Tapos, chine ko yung monetization ko. Tapos nakita ko, stream ads, setup. Sabi ko, ito na yung sumagot dun sa pray ko noong 21. December 21, 22 talaga. Doon nangyari na nagkaroon ako ng stream ads. So, ang lesson dito, marami mga pamamaraan kung paano natin nare-reach yung stream ads. Ang kailangan lang talaga sa ganito, huwag mawawala yung engagement mo. Yun nga yung sinasabi ko na, sino mag-share ng iyong content kung hindi ka naman nakikipag-engage sa mga content creator na sila yung tutulong sa iyo para maikalat yung video mo. So ito na nga, nung ginagamit ko na nga yung organic engagement, ang dami nag-share. Tapos yung mga nag-share na yan, nakita nung mga viewers na iba, share din nila. Hanggang sa kumalat ang kumalat at ito na nga, nag-viral yung aking reels na yan. At sa loob lang ng 2 to 3 days, nakuha ko yung 60,000 minutes views na na-unlock ko na nga yung stream ads. At ito nga, sinishare ko sa inyo kung ano talaga yung kahalagahan ng paggawa ng isang quality na video. Isishare ko sa inyo kung paano ko nasabing quality video. Itong content ko na ito, ginamitan ko ito ng music. Sa paggamit ko nga ng music ay dito ko nararanasan yung naka-copyright ako. Tapos hanggang sasabi ko nga mag-voiceover ako. Itong content ko na ito, itong lugar na ito, pinuntahan ko ulit siya. Dahil hindi na music yung gagamitin ko. Pinuntahan ko uli itong lugar na ito at doon nga, doon na ako nagsimula na gumamit ng voiceover. So itong lugar na ito ay ikinuwento ko na ng maayos. Ikinuwento ko na na alam kong magiging very interesting, makukuha yung attention nung manonood. At yung pag-voiceover ko na yan, ay inayos ko na yung paraan ng pagkikwento. At yun nga, marami nang nag-view, marami nag-share. Ayun, reels po ang dahilan kung bakit na-reach ko yung 60,000 views.
I-share ko lang po sa inyo para ma-inspired pa rin kayo sa paggawa ng Reels. Maraming salamat pong muli sa inyong panonood. Please like and share, follow me and subscribe.